Magandang gabi po. Ako po si Ding Dong Dantes at ito ang Family Feud Update. Nagsimula na ang bakbakan ng dalawang grupo at nanalo na sa round 1 ang Balita Ko team sa score na 76-0. Ayon sa fans ng weather presenters, nanalo lang daw ang Balita Ko dahil mas matatanda ang kanilang players. Pumalag naman ang supporters ng Balita Ko, lalo na ang fans ni Mami Susan Enriquez. Ayon sa kanila, wala daw sa edad yan kundi nasa ganda at karanasan. Nangako ang The Weathercasters na mabawi sila sa round na ito at sisikaping manalo tonight para hindi sila makansawan sa newsroom bukas. At yan ang latest mula sa Family Feud Newsroom. Pwede na po ba ako mag-audition? Pwede na po. May ano kayo, sore throat o ano, tawagan niyo na po ako. Okay lang. Anyway, it's time for round 2. Marine and Mommy Susan, come on, let's play Family Feud. Alam niyo po, bukod sa pagiging weather presenter ni Maureen, isa rin siyang national athlete, yes, di ba? Sa ano, sa, is it track and field, track right? Track and field po, sprint. Wow. Hawak po natin yung national record ng 4x400. Wow, awesome. Awesome. Siyempre, silver medal tayo sa SEA Games. I'm curious ako. Halimbawa, anong speed ang tinatakbo yun sa sprint? Sa 400 meters, I run 54 seconds. So, yung isang buong oval ho, 400 meters yon, less than 1 minute to die doon. Wow. For 54 seconds. Grabe. Hanep. Mami Su, sabi niya, wala yan, tatalunin pa rin kita ngayon. Oh, ganda ni sa takbo to. Good luck. Ito, nag-survey kami, 100 babae, the top 6 answers are on the board. Anong gulay sa kantang Bahay Kubo ang naaalala mo kapag nakita mo ang iyong boyfriend o crush? Go! Mami Su! Talong? Talong! Talong! Alam ko na, mahilig po sa tortang talong siguro. Oo! Opo, mahilig po sa tortang talong. Okay. Talong! Top answer! Mami Su, pass or play? Play! We're gonna play. Maureen, balik muna tayo. Okay, no coaching, no coaching. Kumakanta ng Bahay Kubo. Miss Aubrey, anong gulay sa kantang Bahay Kubo na naaalala mo kapag nakikita mo ang iyong boyfriend o crush? Sibuyas. Siguro pinaiyak ka, no? Yung ba yung naaalala mo, yung pagpapaiyak sa'yo? Wala ba sibuyas sa Bahay Kubo? Yung dalawa lang yan. Kung pinaiyak ka, amoy sibuyas. Ang kilikili. Nasa Bahay Kubo ang sibuyas. Ang tanong, nandun. Nasa board ba? Ang sibuyas. Awesome! Sir Cedric, yes. Anong gulay sa kantang Bahay Kubo ang naalala mo kapag nakikita mo ang boyfriend ang or crush? Ayon sa 100 babae. Kamatis. Kamatis! Wala. Kamatis ang pag-ibig ko sa'yo. Oh, di ba? Ganon. Survey! Oh, yeah! Okay, Miss Connie. Anong gulay sa kantang Bahay Kubo ang naalala mo pag nakikita mo ang iyong crush o iyong boyfriend? Oh, dahil maputi siya, singkamas. Singkamas! Ayun naman. Survey says... Wala. Yep. 2 more to go. Dalawa na lang po. Anong gulay sa kantang Bahay Kubo? Kasama pa ba ulit? Ang naaalala mo pag nakikita mo ang iyong boyfriend o crush? Pwera talong. Labanos. Labanos. Tapos. Maputi. Maputi. Good answer. Labanos. Good answer. Boom. Good answer. Wala. It's Aubrey. We have 2 more chances. So. Patola. Patola? Dapat kaya patola? Patola siya minsan pag nag-aaway kami. Patola, yun yung term, mahilig pumatol. Oo, patola ka. Masyadong patola. Survey says... Good answer! Standby to steal. Standby to steal. Kailangan makuha niyo to. Anong gulay sa kantang Bahay Kubo na alala mo pag nakikita mo ang iyong boyfriend or crush? Mani. Ha? Mani. Mani! Mani! Services. Guys, eto, maning-manina sa inyo to. Anjo, ano kaya to? Anong gulay kaya to? Upo. Ha? Upo. Upo. Amor. Sitaw kasi. Yun, sitaw. Sitaw. Maureen. Kalabasa, matamis-tamis ng kore. Ayan, sweet kasi, kalabasa.
Alright, Katrina. Ano kaya ito? Mukhang hirap na hirap ka kung anong pipiliin mo. Ulitin ko ha. Anong gulay sa kantang bahay kubong naalala mo pag nakikita mo ang iyong boyfriend or crush? Upo. Upo! Yes! Upo? Good answer? Upo, ang kanilang pinili. Upo. Anjo, tama kaya ang upo? Tignan natin, survey says... Ano ba yung hindi natin na-gets? Everybody, number four, please. Kalabasa. Kasi nga matamis. Number three. Sitaw. Sinagot din ni Amor. Hindi dapat pagkatiwala ng lalaki. Dapat ang babae. Anyway, nako, mukhang ano po, mukhang sinalanta ng bagyo ang the weathercasters dahil back-to-back wins ng balita ko with 140 points. Oh my goodness. Pero, sabi nga sa kanta eh, there's always a rainbow after the rain. Kaya may chance pa rin sila humabot sa next round sa pagbabalik ng Family Feud.